Okay, magandang buhay sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa timer. O kaya minsan tinatawag na pneumatic timer. O kaya minsan tinatawag na timing relay. So meron akong hawak na timer dito. 8 pins. Ibig sabihin, 8 pins, 8 ang paa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bawat paa o pins, meron nakasulat na number o terminal numbering. So, ganun din dito sa base. Tawag dito ay base. Walong terminal. So, ang bilangan dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bago natin gagamitin ang timer, kailangan muna natin i-check kung ito ay functional o sira na. Baka maya-maya, chinek natin ng tester. Pwede natin i-check sa tester, pero paano yung transition na tinatawag? Yung paglilipat ng contacts ng 8-5 papunta sa 8-6. Ang tawag doon ay transition. Kasi meron tayong tinatawag na time setting. Okay, bago natin na talakayin ulit yung mga contacts, meron tayong typical representation of 8-pins relay. Okay, na-drawing ko na po. Typical representation of an 8-pins pneumatic timer o timing relay. So makikita nyo, ito yung pinaka base ng timer natin. So meron siyang numbering. Terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5, terminal 6, terminal 7, terminal 8. Okay? So 8 ang terminal, 8 ang paa. So bago natin gagamitin ang timer, di ho ba i-check natin kung nasaan yung coin? Or working coil or holding coil. Ang holding coil nitong timer ay 2-7. Ibig sabihin, yung 2 at saka 7, yun ang susupplyan natin para gagana yung timer natin. Again, so makikita nyo rito, terminal 1 ay nakakabit sa terminal 4 and terminal 3. Pero may nakasulat doon na INST tulo. Ang ibig sabihin nun ay instantaneous. Ano ibig sabihin na instantaneous? Once na nasupplyan daw yung terminal 2 at saka terminal 7, ibig sabihin, yung normally close contact na 1-4 mag-o-open, then yung normally open contact na 1-3 mag-close. Instant, ibig sabihin, wala na siyang oras na hihintayin. Samantala dito, sa 8-5 at saka 8-6, meron tayong tinatawag na time setting. So may nakasulat dito na TRTO. Ano ba ang ibig sabihin yung TRTO? Timing relay, time to open contact. Ito naman, yung 8-6, TRTC. Timing relay, time to close contact. Ibig sabihin, meron tayong on delay at meron tayong off delay. So yung off delay, yun ay 8-5. Of delay kasi na de-delay sa pagbababa, pagpuputol yung contact. Then ang delay naman ay yung 8-6. Ibig sabihin na de-delay sa pag-close o pag-on. So common natin yung terminal 8, ganun din dito ang common natin ay terminal 1. So ayun ang mga terminal contact connection ng 8 pins. Okay, relay. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, bago natin gamitin ang pneumatic timer o timing relay, kailangan natin i-check sa ohmmeter. So i-check natin ngayon yung 2-7, tulad dito. 2-7, yung coil, may resistance reading. I-check ko ngayon yung common 1 at saka 4, that is normally close contact. I-check ko ngayon yung 1 at saka 3, normally open contact. Then i-check ko rin yung 8-5, normally close contact. Then 8-6, normally open contact. Paano natin malalaman na yan ay functional kung hindi natin susuplayan? Kasi naka-steady lang po yung normally close ng 1-4. Naka-steady lang po yung normally close ng 8-5. So kailangan natin suplayan ng kuryente. Okay, gumawa ngayon ako ng ladder diagram. Ito ngayon, para susuplayan natin yung timer
at lalagyan natin ng load na bulb A at saka bulb B. Malalaman natin kung functional yung terminal 8, common, at saka 5, normally closed contact. Terminal 8, common, at saka 6, normally open contact. Ibig sabihin, yung terminal 5, linagyan ko ng bulb A. Yung terminal 6, ninalagyan ko ng bulb B. So, yung coil ko ay terminal 7 and 2. Ngayon, so linagyan ko ng single pole switch. Para masuplayan yung terminal 8 ng line 1, ginamparan ko ng wire. So, nilagyan ko ng jumper ng wire galing sa 7, that is line 1, papunta ngayon sa terminal 8. Ito yung pinaka-jumper ko, no? Jumper. Para masuplayan yung terminal 8 sa line 1. So, nandito na yung line 2 natin. Okay? Again, sinasabi ko sa inyo na ito ang pinaka-epektibo para malaman mo kung gumagana yung timer mo o hindi, kung ito ay functional o sira na. Again, ngayon, susuplayan natin. Pag sinuplayan ko yung line 1, line 2, no? Sinuplayan ko yung line 1, line 2, tingnan nyo sa line 1, nakakabit ako sa terminal 7. Then line 2, nakakabit ngayon sa terminal 2. That is coil. Then jumper, 7 at saka 8. Then normal close contact, naglagay ako ng bulb A sa terminal 5, papunta ngayon sa line 2. Naglagay ako ng bulb B sa terminal 6, papunta sa line 2. Ngayon, susupply na natin. Pag sinuplyan ko yung line 1, line 2, so isuswitch ko yung single pole switch. So meron dadaloy na kuryente, papuntang 7, then papuntang line 2, terminal 2. Let's say, sabihin na lang natin na sinet ko ng 5 seconds. Pagka switch on ko rito, umilaw na ngayon yung bulb A. Ang setting ko ngayon ay 5 seconds. Ibig sabihin, pag switch on ko, bibila ako ng 5 seconds. Pag switch on ko, umilaw yung bulb A, 1, 2, 3, 4, 5. Mag-open ngayon yung 8, 5. Mag-close naman ngayon yung 8, 6. Ibig sabihin, namatay yung bulb A at umilaw yung bulb B. Functional yung timer natin. Okay, yung uli natin off. So, madi-energize yung 7-2. So, babalik ulit yung terminal contact ng 8-5 at saka 8-6. Okay, mag-open yung 8-6. Mag-close ngayon yung 8-5. Again, sa magitan ng bulb A at saka bulb B, malalaman natin kung functional yung timer natin. Switch on naman natin. Pag switch on ko to, iilaw yung bulb A. So, bibilang tayo ng 5 seconds. Halimbawa lang, 5 seconds yung setup ko. So, automatic yan. 1, 2, 3, 4, 5 seconds, ilaw naman yung bulb B. Yun ang sequence niya. Okay, yan ko ulit. Pag on ko, ilaw yung A. So, ang setting ko ay 5 seconds. Pag switch on ko, switch on. Ayun, na-energize yung 7-2, timer coil. Umilaw yung bulb A. So, pag ilaw ng bulb A, bibilang ka ngayon ng 5 seconds. Yun ang time setting natin sa timer. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Pagbaba nito, no, yung 8-5 contacts, namatay ngayon yung bulb A dahil bumaba, naputol yung supply at nasupplyan naman yung bulb B. Ibig sabihin, gumagana pa rin yung contacts ng timer natin. Okay, i-de-energize natin. Off ulit. Ayun. Babalik ulit ito sa dating position. That is 8-5. So, ayun po ang tamang pag-check bago natin gamitin ang pneumatic timer. Siyempre, titignan natin yung rated voltage niya. Okay, so ibig sabihin, functional yung pneumatic timer natin. Maraming salamat po. Sana meron tayong konting natutunan tungkol sa pneumatic timer at saka o tinatawag na timing relay.